Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nagsusumikap, nagsasakripisyo dahil gustong mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya, dasal ko lagi ang inyong kaligtasan. At sa vlog natin ngayon, tutuklasin natin ano-anong mga zodiac signs ang sa tingin natin or ayon sa horoscope ang yayaman ngayong 2024. Sino ba sa atin ang hindi nangarap o nag-ambisyon ng masaganang buhay? Lahat naman siguro sa atin ay gusto na makalaya sa kahirapan. Kung hindi naman makalaya sa kahirapan ay magkaroon ng peace of mind, panatag ang isip na hindi natin problemahin saan maghahanap ng pambayad sa tubig, kuryente, upa sa bahay, tuition fee ng mga bata at marami pang mga bayarin. Sino ba sa atin dito ang gustong-gusto na mamalengke o mag-grocery na hindi inaalala kung papaano pagkakasyahin ang dalang pera? Yung pipila ka sa cashier na punong-puno ang grocery cart at kampante ka pa rin walang iniisip na malalim kasi alam mo meron kang kakayahan na bayaran ang lahat ng kinuha mo. Sa realidad, lahat tayo ay nagsusumikap at nagpapakahirap dahil gusto natin magkaroon or makamit ang tinatawag na financial freedom. Sa astrolohiya, ang bawat galaw ng mga bituin at planeta ay merong epekto sa kapalaran ng bawat tao pagdating sa pag-ibig, kalusugan, karera, pananalapi at relasyon sa mga taong nakapaligid sa atin. Ang bawat interpretasyon ay magsisilbing gabay para sa bawat isa sa atin. Sa vlog natin ito, susubukan nating alamin kung tama bang mamuhunan ngayong 2024. Dapat bang ituloy ang mga pinaplano mong mga proyekto at marami pang iba. Sa vlog na ito ay magpo-focus tayo sa aspetong pananalapi. Alam ko gusto mong malaman kung isa ka sa mga magkakaroon ng masaganang taon pagdating sa pera ngayong 2024. Kaya siguraduhin tapusin mo ang vlog na ito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag na huwag mong kakalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kang mauuna sa mga vlogs at live na gagawin natin dito sa channel natin na ito. At munting paalala lamang na ang lahat ng mga babanggitin dito ay pawang gabay lamang. Wala namang mawawala kung magsisilbi silang gabay at karagdagang proteksyon. Basta't samahan natin ng dasal, mabuting gawa at sariling sikap, mas lalo tayong uulanin ng maraming blessing at maraming opportunities. Higit sa lahat, para maging matiwasay, ligtas at punong-puno ng grasya ang buhay, importante ang pagkakaroon ng positibong isipan, positibong disposisyon at pananaw sa buhay. Narito ang nasa top list natin sa mga zodiac sign na maaaring sumagana ang buhay pagdating sa pera, negosyo, karera at ang pangkalahatang hanap buhay. Simulan natin sa swerte hanggang sa pinakaswerte. Simulan natin sa zodiac sign na nasa ikawalong pwesto na yayaman sa 2024 at ito ay ang Gemini. Ayon sa astrolohiya, ang Gemini ay gaganda ang takbo pagdating sa pera at magkakaroon ka pa ng ibang source of income. Ang iyong paggastos ay magiging balanse ngayong 2024. Isa sa magiging source of income mo ay galing sa mga komisyon, stock market o anumang bagong trabaho. Siguraduhin lang na hindi ka masilaw sa pera at unahin ang pag-iipon para sa pagdating ng pagtuyot ay siguradong meron kang madudukot. Pangpito, pasok sa ikapitong pwesto ang Pisces. Ang Pisces ay makakapuhunan ng maayos ngayong 2024. Ang bagong taon na ito ay magdadala sa iyo ng maayos na daloy pagdating sa pera. Maswerte sa iyo ang pamumuhunan sa mga lupain. Maaari din magmana ka ng property at pwede ka rin makakuha ng pinansyal na suporta sa iyong mga magulang at iba pang mahal sa buhay.
pang-anim sa pwesto, Scorpio. Magiging maganda ang pagpasok ng bagong taon 2024 para sa mga Scorpio. Ikaw ay aambunan ng maraming swerte pagdating sa pananalapi. Pero dapat mong tandaan na kailangan mong pag-isipan at pagplanuhan lahat ng gagawin mong desisyon. In other words, maging matalino sa iyong mga hakbang na gagawin at huwag padalos-dalos. Unahin mo ang pagtatabi ng pera o pag-iipon dahil hindi lahat ng panahon ay magiging masagana ka sa pera. Maganda rin ang pag-i-invest sa mga alahas, mga gold, mga diamonds at iba pang mamahaling kristal dahil ito ang mga bagay na hindi nagde-depreciate. Bagkus, tumataas lalo ang presyo ng mga ito habang tumatagal. Nasa panglimang pwesto naman ang mga Aries. Dahil sa paggalaw ng mga planeta, magiging paborable sa iyo ang pagpasok ng pera at kayamanan. Kung plano mong makipagsapalaran sa ibang bansa para magtrabaho o di kaya doon manirahan, ang taong ito ay pabor na pabor sa iyo. Para naman sa mga Aries na walang plano mag ibang bansa, maswerte sa iyo ang pamumuhunan sa mga negosyo tulad ng mga paupahan at iba pang negosyo na may kinalaman sa lupa o real property. Ang nasa ika-apat na pwesto ngayong 2024 ay ang mga Virgo. Ang bagong taon ay nangangako sa mga Virgo ng mas magandang estado pagdating sa pananalapi at income. Maaring matupad ang iyong mga inaasam-asam na makabili ng lupa at bahay, pati na rin pagbili ng sasakyan. Dapat kang mag-ingat o kung maaari ay iwasan ang pamumuhunan na may kinalaman sa lupa pagsapit ng Oktubre sa taong 2024. Kung ikaw ay isang negosyanteng Virgo, kikita ka sa mga negosyong pinasok mo. O kung nagbabalak kang magnegosyo, ang 2024 ay napakagandang taon para simulan ito. Nasa pangatlong pwesto naman, ang Capricorn. Malaking posibilidad na malagana ngayong 2024 ang Capricorn. Ang mga negosyanteng Capricorn ay asahan ang pagsagana sa iyong pinasukang negosyo. Ang iyong pananalapi ay mananatiling kontrolado mo. Kaya dapat pag-isipan ang mga gagawing pagwawaldas o paglalabas ng pera sa mga bagay na walang kabuluhan. Ikaw ay nakakuha ng pangalawang pwesto, Leo. Ang ekonomiya pagdating sa bahay mo at negosyo ay talagang gaganda ngayong 2024. Ang mga naantalang proyekto sa nakarang taon dahil sa nakapos ka sa pera ay matutuloy at matatapos mo ngayong 2024. Ang iyong pangarap na magkaroon ng lupa, bahay at sasakyan ay maaaring matupad ngayong 2024. Dapat kang mamuhunan sa lupa at mga properties dahil magiging swerte ka sa ganitong mga negosyo. Sino ang top 1? At ang nakakuha ng number 1 spot ay ang mga Taurus. Malamang na ang pinakamayaman na zodiac sign ngayong 2024 ay ang mga Taurus. Ito ay dahil sa kanilang determinasyon at kasipagan. Tinataglay na mga Taurus ang mga katangian para maging matagumpay sa pananalapi. Kilala ang mga Taurus bilang praktikal at napakahusay mamahala ng pera. Sila ay mahusay gumawa pagdating sa trabaho. Sila ay matyaga at dedicated sa kanilang mga gawain. Sa kanilang mga hangarin, tinitiyak nila na makamit ang kanilang mga goals o layunin. Bukod pa dito, ang hindi matitinag na kanilang focus at kakayahang nakatuon na matapos sa kanilang ginagawa ay malaking tulong sa kanilang kaunlaran pagdating sa pananalapi. Hindi rin takot mag-take ng risk ang mga Taurus. Nagtataglay sila ng matalinong pag-iisip sa negosyo. Meron silang matalas na pag-iisip pagdating sa pamumuhunan.
Ang kombinasyong ito ay mainam habang nagplaplano sila sa hinaharap. Isa pang ugali ng mga Taurus kung bakit nasa top 1 sila ngayong 2024, ito ay sa kanilang katatagan pagdating sa kanilang karera. Ang mga Taurus ay kadalasang maaasahan ng mga empleyado, kaya kadalasan sila ay nabibigyan ng maraming oportunidad at promosyon. Sila din ang mga individual na maparaan at madaling makibagay. Maaari silang magpatuloy sa mapanghamon na sitwasyon sa ekonomiya at makahanap ng makabagong solusyon sa mga problema pagdating sa pananalapi. Sa mga zodiac signs naman na hindi nabanggit dito, wala kayong dapat ipag-alala. Bagkus, gawin itong gabay at inspirasyon para lalong magsumikap ngayong 2024. At mas lalo mong bantayan ang mga pinagkakagastusan mo. Baka ikaw mismo ang dahilan na hindi ka maswerte sa pera dahil sa pagiging waldas mo sa mga hindi importanteng mga bagay. Muli, paalala lamang na ang lahat ng mga nabanggit dito ay pawang gabay lamang. Wala namang mawawala kung magsisilbi silang gabay at karagdagang proteksyon at karagdagang kaalaman. Basta't samahan natin ng dasal, mabuting gawa at sariling sikap, mas lalo tayong uulanin ng maraming blessings at maraming opportunities. Higit sa lahat, para maging matiwasay, ligtas at punong-puno ng grasya ang buhay, importante ang pagkakaroon ng positibong isipan, positibong pananaw at positibong disposisyon sa buhay. Muli, maraming salamat sa iyong panonood, pagtitiwala at lalong-lalo na sa inyong pagmamahal. Kita-kita tayo sa susunod kong vlog dito sa channel na ito. At bisitahin nyo rin ang second YouTube channel ko, Franz Byron PH. Mag-subscribe na din po kayo. Follow also me on all of my social media accounts. Hanggang sa muli, ingat!